ipupulot ninyo ito, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Italo sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong binto at mga ataring kahan. Kayo'y malapit ng dalhin ng Panginoon sa lupain ipinangako niya sa inyong mga ninunong, sina Abraham at Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo inukay. Mamimitas kayo sa mga upasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalimutan ang Panginoon na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, paglingkuran niyo siya at mamuhay kayo ng tapat. Ang salita ng Diyos. Pong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon'y batong hindi matitibag, matibay kong buog at tagapagligtas. Panginoong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasan. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Oo, aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginoon'y buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong buong purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinira. Aleluya, aleluya. Si Kristo ay nagtagumpay, nalubig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Aleluya, aleluya. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon, iyon lumapit ang isang lalaking lumuhod sa harapan ng Jesus at sabi, Ginoo, mapag po kayo sa anak kong lalaki, siya po'y hinim imatayin at kung ba mahirapan kung sinusumpo. Sabagat madalas siyang mabuwal sa apoy o kay mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo, hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan mo kayong pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata. Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito. At ang bata ay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mahalagad kay Jesus ng tanong, nang walang ibang nakaririnig, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa kaligitan ng inyong pananalig, sinasabi ko sa inyo kung maging sinlaki man lamang ang buti ng musta sa inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat karoon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Dahil sa kaligitan ng inyong pananalig, iyon ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad.
Well, bali yung umpisa na akala natin ay sapat na yung pananalig na hinahawakan natin. Pero sabi nga natin ay kapag may mga pangyayari na dumarating sa buhay natin, kumisan ay ma-realize natin na kulang pa pala tayo sa pananalig. Kumisan akala natin ay okay na, siguro gawa lang, wala masyadong mga paghahamon. Pero bahagi yun ang pagtugon, lalong-lalo na ho ang pinag-usapan natin ng pananalig, ay dapat palagi lumalago. Baka kung isa na iniisip natin na ito, sapat na ito. Sapat na yung pananalig na ito. So, yun ang dahilan kung bakit hindi mapalayas na mga alalag ang inaalihang demonyo na parang lalaki na dinala sa kanila. Sa iba pong ibanghelyo ay masasabi roon na ang term na ginamit ko roon ay hindi pananalig. Ang inaano rito ay ito ay kailangan ng mas malalim na panalangin. Well, of course, kapag nanalangin ka, mayroon kang pananampalataya, mayroon kang pananalig. Yung panalangin is only one of the expressions of faith. Pero maliwanag na kung saan ay yun yung bigyan natin ng pag-inilay. Maliit na pananalig. Idalawin mo lagi natin na madagdala ang ating pananalig. So baga, huwag natin i-presume na yung aming pananalig ay sapat na. Kumisan ho ay nakakalimutan natin alagaan. Bakit sa kaisipan na akala natin ay sapat na yung aming pananalig? Kasi sabi na natin may mga pagkakataon na tayo ay napipilitan na mag-isip at pagdilayan kung meron ba tayo malaki o maliit na pananalig. May mga yugto ng aming buhay. Well, ngayon po, nung nakikita nyo naman yung aming flooring ay ginagawa, ay talaga kailangan natin ng malaking pananalig. So, ay bahagi yun. Ako, nakikita naman sa karanasan ko ay kumisan ay nagiging kumpanti tayo. Pero sabi nga natin ngayon, may malaking amo ay dito, no? Dito natetest na saan pa yung pananalig. Kasi alam nyo ay katotoo lang, habang binabakbak ko ito, no? Ay kasi medyo nag-short tayo doon sa ating estimate, no? Ay, nakakasakit ng ulo, no? Nakakasakit ng ulo. Ay simply by being there sa gitna ng problema na hinaharap ko. Hindi ko pa nag-iisip to. Kung isa na nakakasakit na ng ulo. Hindi lalo siguro kapag kayo nag-iisip. Kaya bahagi yun na kung saan ay pananalig natin. Sabi nga ay yung pananalig na matatapos ba natin ito? Pababayaan ba tayo ng Diyos?
kawisan na yung mga ganitong klase kaisipan. Pagkakataon ng kung paano ito execute. Pagkaman alam ba natin na bahala na ang Diyos. Pero sabi nga natin ay sa paparang pamamaraan na patuloy tayong manali ang ganyang presyo. Bawa ngayon, ay linggo, bukas ay linggo, ay paano natin may ayos itong simpahan na kahit na ganito. So, pero yun po na huwag namin kalimutan na may mga pangyayari sa ating buhay na magbibigay sa atin ang paninilay na makikita natin kung kaano kalaki or rather, kaano kaliit yung aking pananalig sa Diyos. Lalong-lalo na sa mga pagkataon na kung tawagin nga po natin ay mga mabibigat na mga suliranin na dumadaan sa ating buhay. Kasi yung sa mga alagad, normal na siya sa kanila na magpagaling sa mga hinahalihan ng demonyo. Pero ito ngayon dinala kay Jesus. Ibig sabihin ay, ito ay special things. O tawagin natin. Kaya nung sabi ito, kinakailangan na ito ay may malaki kang pananampalataya para mapaalis mo yung demonyo na nagpo-possess doon sa batang lalaki na dinala sa kanila. So kaya sila ay na-pressure. Kasi bakit hindi nila mapagaling? Hindi nila mapagaling. Ano sabi niya? Ito ay nangailangan ng mas malaking pananalo. Itulog natin sa harapan ng po may kapalang na pagkakataon sometimes we only rely on our human resources. Maaari naman yun, pero huwag natin kalimutan na mag-rely din tayo sa pananalig sa Diyos. Lakasan natin yung ating pananalig. At makita po natin alin na ang Diyos natin ay ang Diyos na hindi namin iwan kahit gaano kaliit yung ating pananampalataya. Nasa atin lang, hindi tayo pinitawan na Diyos. Iba mga alagad kasama nga niya. Kahit nga yung sabi ni, hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Pero maliwanag ko na kung saan ay hindi binitiwan ng Diyos ang kanyang mga alagad. Hindi rin tayo binitiwan ng Diyos. Ang tanong lamang ay, tayo ba ay bibitin sa Diyos? Tayo ba yung mananatili kumakapit sa Diyos? Kaya bahagi yun ang unsa ay kapag dumarating yung mga hamon na nakita na sa daigdig na ito, isipin natin na naman, gusto ng Diyos na lumalim ako sa pananampalataya. Sino sana makita natin? Hindi yung, Lord, ano bang ginawa ko sa iyo? Pinahirapan mo ako. Yung kumisa na pumapasok sa isipan ng tao, pinarusahan mo ba ako? Brother, ang maisip natin ay, Lord, ay salamat at binigyan mo ko ng ganitong klase ng pagkakataon na maipakita ko na kailangan ko pa pala ng mas malalim na pananalig sa iyo. At yun ang palagi natin idulog sa harapan ng poong ikapal. So, makita po namin na sabi nga natin, what is constant in our faith?
hindi pwedeng pagkailan. Hindi pwedeng sabihin na katulad ng last year. Dapat ay masigit kaysa dati. Araw-araw. At saan ayun ang maging bahagi ng aming pagsasabi. Kapag may dumating ng mga hamon, o rather kung sabihin natin yung problema, pinalalakas ng Diyos ang aming pananalig. Yun na ang makita natin. Huwag namin tingnan natin. Pinarurusahan nata ako ng Diyos. Because hindi yun ang kaisipan ng Diyos. Ang kailang natin yun nangyayari gawa ng aming pagkilos. Pero hindi yun ang kagustuhan ng Diyos. Kasi yan ang kahalagahan na istorya ng kaligtasan. Kaya yun ang pagtingin natin. Pinalalakas ng Diyos ang aking pananalig. At magdasal tayo, palagi, Lord, increase our faith. Dagdagan mo ang aming pananalig. Tumayo po tayo.
Manalangin kayo mga kapatid ng mga paghahain namin ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapunan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumitatanggapin mo ang mga aming mga alay na nasa gambala ngayon. Si San Francis ay aming inugunita. Ating pagkaloon kaming pinalaya sa handang na makalumpa. Sa tanging sa iyo lamang naging maruwasan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ka. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ay sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nanginginig sa piling ng mga banal na ipinarangan. Sa kanilang kabutiin, binigay mo silang buwara namin araw-araw. Ay katawan sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong sa Jesucristo, kami naliligin ng mga banal na tao. Sila yung mga saksi ng pananalig sa iyong magaganap namin sa kararangan mo. Kaya kaysa ng mga anghel, sisiawin ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagpupunyi sa iyo. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, na puno ang langit at lupa ng kawalatian mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aming katawan. Inihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, inawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at itinin ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ipuhuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni manangin yari namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ay kami ang minarapan na kami yung asaram mo para maglingkod sa iyo. Isinasaan namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingali mo ang simbahang naganap sa buong daigdig, mas masipo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis ni Bonaventura at ang tanang kapayaan. Alalahan mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asa sila'y muling mabubuhay kay din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila na buhin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagitapalit ng lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa na mahal na Bering Maria Nina ng Diyos. Isa na sila kanyang esposo. Isang Martin. Isang Frances de Chantal. Ang lahat ng mamanalan ang buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa karanakan mo. Sa pamamagitan ng mga anak ng aming Panginoon, Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng panangagpapuri sa iyo. Diyos ang mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lupa, lalo lumalim ang ating mga pananampalataya sa Diyos. Maawa ka.
nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanganiyahan sa bigin ng Kordero. Panginoon, di ako karapat dapat pagpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lang ay gagaling na ako. Puna po tayo para sa panalangin laban sa parusa ng kamatayan. Ama, pinagmumula na tagapagbigay ng buhay, tinataas namin ang aming mga puso at mga hinain sa inyo. Tulungan niyo kami upang kumuha ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. At yung pong itutugon, Panginoon, hulumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nakararanas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan na kapwa ng ikipagtugani sa galit at buot ng kanilang nararanasan. Isa para sa basag-basag namin sa katauhan ay ginagapos ng hangaring maghiganti. Para sa aming sugat ang lipunan ay nililigaw ng ilusyong dapat kumitir ng buhay upang ipagtanggol ito. Sama-sama nating sabihin, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na nagtutuksong sumang-ayon sa marahas na paghiganti, tulungan niyo kami para magkaroon ng paninindigang kilalanin at itaguyod ang dangal ng lahat ng mga tao. Para magkaroon ng karunungang makita ng karumpaan, kawalan ng katarungan at ang kakulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad. Para ang patnubay at habagang maging daan upang maibsan at magdurusan ang mga biktima at gumagawa ng karahasan. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na makikipagkasundo. Para sa inspirasyong baguhin ng lipunan batay sa pag-ibig at katarungang humihilom mula sa kasamaan. Manalangin tayo, Ama ng Habag, hinahayaan niyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo, upang sa gayon ay magmahal kaming katulad niyo. Kahit sa mga taong nagtutulod sa amin ang sama ng loob, sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na magdiganti at isulong na punuin ang death row. Ginagamit ang panawagan ang magkaroon ng katarungan bilang balag kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid,
Dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga pangyarihan, subalit hindi ninyo hinayaan pagtagumpayan kayo ng pagkapuot. Tulungan niyo kaming iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan upang ang aming walang mali na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon na tagapagbigay ng buhay, pinalalakas niyo kami sa pakikibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kami kumilos laban sa kamatayan ginagawang legal ng pamahalaan. Gayon din naman, tulungan niyo kami baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggala upang huminto ang karahasan at manaigang kapayapaan. Amen. O Maria, ina ng buhay, ilayo niyo ang sambayan ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo Unang Ermitaño, San Martin Patron ng mga may sakit. Ama namin, mapagmahal kami, pinalakas ng banal na panginabang ay matutunawa kay San Francis para hanapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming paumuhay sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasamalaman ka. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Nagmalaki kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang pag-ibig at awa ng ating Diyos. Salamat sa Diyos. Salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Lucero, Es Pes Nostra Salve. Ate clamamus, exsudis filiere, ate suspiramus, gemen deserplentes, in hoc lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, idus tuus, misericordia, Maria Purissima. Significado concebida. Il me.